Ikwento mo nga, kasi never mo in-address niya. Never po. Kasi ang dami mo na nagkasasabi, naka-live daw, nakalimutan daw ikaw, tapos yung iba inasadya daw. Ganun po yung mga inasabi para gumawa ng hindi. Sinadya niya yan, ganyan. Yan po yung mga inasabi nila. Oh, pero inasabi yun. Pero hindi naman yan ang tunay. Ito ang tunay. Uy, nandito si Mr. Raketero. Tatanungin natin siya. Kung alam niya na yung viral video kay Kamangyan, inamin niya na yung nangyari sa kanya. Mr. Raketero, gandang umaga. Ah, good morning, good morning. Good night. Alam mo na ba yung viral video ngayon ni Miss Kamangyan? Yung bago? Yung inamin niya yung viral video niya before? Yung regarding dun sa endorsement niya na shampoo, yung Bakit anong update sa kanya ngayon? Ito ngayon, in-interview siya ngayon doon sa viral video niya. So inamin niya lahat yung mga Kay Miss Tony Gonzaga sa Tony Talks. Kasi nakita ko na nag-post siya noong nakaraan, galing sa atin, sa Oriental Mindoro, na paluwas nga siya dito sa Maynila. Yun nga. So inilabas na ka ngayon yung video? Inilabas na. Napanood ko kanina. Mapapanoorin ko eh. Siyempre hindi ko rin palalagpas. Ay, hindi mo pala napapanoorin. Wala pa. So, eto, ngayong araw lang nilabas. Ngayon lang. So, at least maliliwanagan na dito yung mga malilisyoso dyan. So, dito na magkakaalaman ano ba talaga yung tunay na nangyari. So, hindi ko na patatagalin, idol. Sabay-sabay na natin panoorin, ha? Oo. So, mamaya, usap tayo. Okay. Public figure, hindi maaalis yung mga controversy pang nagiging public figure, di ba? Oh. Ikwento mo nga, kasi never mong in-address yan. Never po. Kasi ang daming mga inagasasabi, naka-live daw, na nakalimutan daw i-off, tapos yung iba inasadya daw. Ganun po yung mga inasabi para dumami ang views. Sinadya niya yan, ganyan-ganyan. Yan po yung mga inasabi nila. Oh, no, pero sinasabi yun, naiyak ko. Parang, hindi naman yan ang tunay. Ito ang tunay. Hindi ang tunay. Siyang tunay. Anong tunay? Ganito po kasi. Nag-promote ko po. Ay, nag-promote? For the promote? Nag-promote. Okay. So, syempre, dahil nga ang dami namin inagawa, parang, nanghihinayang ka na dun sa oras. So, syempre, isasabay mo na siya dun sa pagliligo. Kasi nga. Ah, talagang sinabay sa pagligo. Real time to. Hindi ito parang gawa-gawa lang. Naligo talaga siya. Naligo na po talaga ako noon. Tapos nakita, August 28 po kasi noon. August 28 yun. Naalala namin. Opo, August 28. Blow by blow ito. Opo, August 28. Magkatapusan na, kailangan matapos na yung mga dapat may tapusin. May commitment kasi siya, may nagpa-post pa sa iyo, di ba? So, kailangan nang matapos yan bago mag-September. Tapos, sabi ko, malapit na pala. Ay, sabay ko na rin sa... Kasi hindi naman po yun yung first time na nag-promote ako ng shampoo na nakaganon. Inagawa ko siya lagi. Ha? Ginagawa mo talaga lagi? Opo, inagawa ko siya. Tapos... So, nakahubad ka talaga lagi? Ay, ganun yung ako. Ay, ganun naman talagang maligo. Ano ang gusto nyo? Naka... Oo, yun po. Parang sa akin, maligo. Okay. Parang sa akin, okay lang naman. Kasi nga, ako naman po yung ga-edit. Okay. Parang mag-edit. Wala namang ibang makakakita. Tapos, ngayon, upload ko na. Natapos na, upload na. Sa mga 10 PM po noon. Teka, saan ka nag-i-edit sa phone? Pag mga ganun po, dun po mismo sa, sa phone po. Oh, pero pag mga vlog-vlog po sa laptop na po. Wow. Ang kala ko naman sila ka dyan. Ang galing talaga. So, parang, ikaw rin nag-i-edit. Opo. So, 10 PM, upload ko na siya. Ngayon, nag-brown out. Kala ko, pero na-edit ko na po yun. Oh, na-edit ko na. Natanggal na yung nakakita yung labas. Opo, na-play ko na yun. Na-edit na. Ito lang ang kita dapat talaga. Opo, na-play ko na yun ng ilang beses bago i-upload. Ba't ko naman na-upload ng kita yung ano? Bakit namang i-upload kaya, kasi? Opo, yun. Oh, go. Tapos ngayon, nag-brown out. Natulog na po ako noon. So, akala ko ay na-upload na. So, okay na. Tapos mga madaling araw, syempre parang naiihihi ka pag madaling araw. So, umihi ka niyan. Tapos sabi ko, tingnan ko pala kung okay. Siyempre, natingnan mo rin yung views noon, kung na-upload na pati. Sabi ko, hindi pala na-upload. So, ang nakalagay doon sa taas ay retry. Okay. Sa TikTok ko po mismo in-edit. Kasi yun, pwede kasi kayo doon mag-cut-cut. Sa TikTok? Opo, pwede po yun, mag-cut-cut kayo doon. Tapos, nung pinindot ko yung retry, data na po yung gamit ko noon kasi nga nag-brown. Wala ng wifi, brown.
retry, tapos nilagay ko na sa ilalim, tapos matulog na. Parang may inabulong sa'yo na, i-check mo yung phone mo. So, parang mga 5 minutes pa siguro po yun na... 5 minutes lang ang... 5 minutes. Pero, ang pagtingin ko, sige, ay sige nga, tingnan ko kasi parang... May nagsabi talaga, may nabulong-bulong, oh, i-check mo yung phone mo. I-check mo yung phone mo. Mali ang na-edit. Tapos ngayon, chinek ko. Ngayon, okay. Oh, go. Chinek ko. May nag-comment, ay 400 views lang po, hindi man 400,000, 400 na tao ang nakakita. Nakakita. Tapos, pagkita mo? May nag-comment ko muna. Sabi ko, ako may nag-comment agad, eh, maagang-ago pa. Tapos may nagsabi niya, isig siya ng 4 a.m. Opo, sabi ko, ate, may hindi ka na-edit. Sabi ko, tapos, inanong ko na agad para makita ko kung saan, kasi alam ko na kung saan part yun. Sabi ko, dinilit ko na agad. Ano yung nakita mo? Nakita ko lang ito. Sabi ko, alam. Upload ka ng sarili mong video. Oo, oh, eh syempre. Yung iba sila ang nabibiktima. Pero ito, talagang siya na ang nag-upload ng... Eh syempre, sanay ako na parang laging naka-jacket. Balot na balot po lagi pag nag-vlog. Tapos sa isang iglak, buong katawan nakita. So ngayon, ay, hindi ka na makakatulog, no? Parang umimik yung tenga mo na parang hindi mo na alam ang gagawin mo. So ngayon, aligaga ka na kasi barong. Ang una kong sinabihan ng ayong boyfriend, Kaming pa sa boyfriend niya. Oh. Nandito kasi ang boyfriend niya. Nandito kasi nilalam. Dapat kasi sa boyfriend lang ipapakita yun. So, ayun, sa... iba din niya nakikita. Ay, hindi pa rin nakikita. So, okay. Ngayon sabi ko, oh, may na-upload na ako. Sabi, umiyak ka na? Parang naaano pa lang po ako. Parang... Hindi ka pa umiyak na? Sa sobrang... Aligaga mo pala, kahit gusto mong umiyak, hindi natulo yung luha mo. Pwede pala yun. So... Hindi mo alam kung iiyak ka o nang maninervious ka, manginginig ka. Kaba muna, sabi ko, may na-upload ako. Ano na-upload mo? Yung anong katungan kong napita, saan? Sabi ko na, eh syempre hindi ko naman mapakita kasi nagbura na nga. Ilang views, ganyan-ganyan. Ang ina-expect ko pa nga na kinabukasan, iyan nakalat na agad. Pero sabi niya nun, hindi natin alam kung kailan... Pero possible na may nakapag-save niyan, ihanda mo yung sarili mo. Sabi ng boyfriend mo. Opo. So, buong maghapon, nag-search na ako nun sa TikTok. Kamangyan! Viral. Gumanong ka na? Nag-search na ako ng ganun. Siyempre, nakakabahan ka. Kamangyan, nakaubad. So, ganyan-ganyan. Ina-search ko na, ay, wala. Wala pong lalabas. Salamat. Opo, wala. August, September, October. So, akala mo okay sabi na. Ko ay, October pa nga po, parang nakita-kita pa kami na kuya. Tapos, may napag-usapan ng mga issue. Tapos, ako, alam niyo, gamuntik na rin ako magkaroon ng issue. Sabi ko, ganyan. Sabi, ano yan? Ay, nakapag-upload ako ng nakahubad. Buti walang nag-save. Sabi ko pa nun. Buti, kasi nga, ilang buwan ay, walang nakapag-save, walang nag-post. Oh, babait ang mga tao. Parang ganyan-ganyan pa ako. November 1. Naku, araw ng patay. Opo. May nang blackmail sa amin. Ang haba ng message niya. Naku. Tapos sabi niya... Bakit yung message? Email? Sa messenger po, pero dami akong tanggamit. Naku. Sabi niya, ano, kapalit ng 50,000, hindi ko ilalabas yung video. Kung ganun-ganun pa siya. Tapos sobrang haba. So ako nun, alam ko na agad, kasi wala namang ibang video akong na-upload. Kinabahan ka na. Kinabahan ako nun, tapos... Sinabi ko na naman sa kanya. Boyfriend ko, sabi ko, ay, anong message? So, ang sinabihan, sabi niya, ano, gusto mo humingi tayo ng tulong kay na ate, kay na kuya? Kasi kulis po yung kapatid niya. Okay, okay. Sabi niya, pumunta kayo ng Kalapan. So, malaylay po yun sa amin, mga 1 to 2 hours ang biyahe. Pumunta kayo dun sa cybercrime kung ano yung matutulong. Hindi ko po na-replyan. Kasi nga, baka mamala ako ng reply, mapasama palalo. November 1, November 2, hindi pa po kami nakapunta. November 3 kami nagpunta doon na... Ganito, ganyan ang gagawin. Ito yung tatanungin mo sa kanya. Parang pwede siyang mahuli. November 3, November 4, parang wala. Walang, chinat ko na anong video. Kasi naman parang malaman muna kung ano yung video na inatukoy niya. Anong video tinatukoy mo? Wala kasi akong idea. November 4, wala. Sabi ko, ay siguro tinamad na siya. Ganyan, ganyan. Siguro ay biglang... Mabait naman yan si Kamangyan. Kala ko ganun-ganun pang isip. Mabait naman yan. Sige, wag na. Parang naman siya. November 5. Alam namin talaga ang mga date. Okay. Opo, talagang, ay siyempre. Ay, talaga. Okay. Hindi pa po akong una nakaalam. Oh. Yung boyfriend ko na naman, sabi niya, may nagchat sa kanya na, yung teacher niya, aware ka ba na may kumakalat na video yung girlfriend mo? Huh?
Sabi ko, parang yan na yun. Diyos ko po. Sabi ko, tanong mo kung anong video. Tapos pagkasend, yun na. Sabi ko, yan na nga yun. Tapos hanggang sa, ang dami na nag-message ako ng mga kakalala ko, halo, na-delete mo na ba yung video mo? Uy, may hindi ka na-edit. Parang ang dami, ganyan-ganyan na lahat. Tapos sa ano, buong Oriental Mindoro sa probinsya namin, kumarata, hindi po siya pinost. Nagkalat siya sa mga GC-GC. Siyempre, ako kala mo ay investigator. Saan ang galing? Para makikala ko kasi isang tao lang nagpakalat. Saan ang galing? Wala na, hindi mo na matry. Hanggang sa nag-end siya doon sa isang estudyante na taga Oriental Mindoro na, yun pala po, mayroong mga GC na andun yung mga bastos ng video. Napasama yung video ko doon. At dahil nga taga Oriental Mindoro siya, huwag sika mang yan, kita yung anong mga pre. Yun, sinad na. Hanggang sa nagpasa-pasa na siya. Ang galing mo nga, na-trace mo kung sino kang nagpakala. Yun, hanggang sa nagkalat-kalat na siya. Tapos, yun na, buong Oriental Mindoro. Tapos, akala ko nun ay parang, siyempre, kababayan, baka naman, parang kapagtanggol ko. Pero, karamihan sa kanila. Kasi kamang yan, nagbibamax na. Parang ganun, parang doon ako na... Lusgahan ka? Opo, ang dami na. Parang, ba't nagawa pa niya yan ay... Yung parang ganun po, ba't kailangan magubad? Ang dami na... Naku, paano hinandel yan? Siyempre ho, yung family ko po. Parang sabi ko nga nun, parang hindi ko naman siya talaga kaya na mag-isa. So, buti andyan sila. Tapos, alam niyo ko po, diga November 5 nag-boom. Nag-boom, okay. Ito na talaga, boom na boom. Nagkakalat-kalat na. November 6, nagpunta pa ho kami nun ng bahay kanlungan. Yung bahay kanlungan, andun yung mga batang na-rape. Parang magatulong po kami doon. Okay, so November 5, sumabog yung video. Pero November 6, nakaschedule ka talaga pumunta sa bahay kanlungan. Parang... Ang bahay kanlungan ay lugar na mga... Batang na-abuse, na-molestya, na-rape, di ba? So, tinuloy mo pa rin yung November 6. Po, parang tinanong pa nga nila, ano kaya mo pa? Kasi syempre, yung mga tao dyan, parang paglabas mo palang, husgahan parang ang tingin ko agad. Naka-x-ray. Oo, parang, oh my God. Tapos, sabi niya, nakatuloy pa rin. Sige, gusto ko silang makita. Tapos parang siguro way na rin yun ni Lord na parang nasabi niya na dadalhin kita, huwag kang mag-alala, dadalhin kita dun sa lugar na mafe-feel mo na yung problema mo sobrang liit lang. Totoo yun. Pagpunta ko dun, grabe, paano nila nagagawang tumawa? Parang naliit ako dun sa problema ko na parang, grabe, parang ang kapal naman ng mukha ko kung magkapaka, kung kapakadigdigin ko yun. Ito nga mga bata. Sila yung bahay. Opo, na possible na hindi na matuloy yung mga pangarap nila nang dahil doon. Ako, hindi naman ako na ano. Nakita lang nila yung katawan ko, hindi naman nila na ano. Okay naman ako. Hindi ka na-abuse physically. Opo. You were abused, well, in the internet. Yeah. Opo, by the video. Parang pero ito, na-meet mo yung mga bata na talagang tumaan sa rape, molestya, physical abuse. Tapos nung andun ako, parang kumanta pa sila noon na yung kay Ying yung salamat. Parang may yung lyrics dun ay para sa'yo ako ilalaman. Naiyak na ako noon. Parang ang galing naman nila. Tapos nung... Ang galing naman ni Lord. Opo. Kung paano kanya kinompor. Opo. Tapos nung paalis na ako noon, hinag ako ng mga bata. Tapos na hindi nila alam na may napagdaanan ako. Hinag nila ako parang hindi na to yung mga bata. Parang si Lord na siguro. Alam mo, totoo yan. Minsan kasi pag dumadaan tayo sa isang problema, akala natin pinagbagsakan na tayo ng langit at lupa tayo na ang may pinakamalaking problema sa buong mundo. Hindi na natin alam kung paano malalagpasan to. Tapos kapag binuksan mo yung isip mo, na-meet mo yung mga tao, mas grabe pala ang pinagdadaanan sa'yo pero nakangiti. Opo, grabe. Makukonsensya ka, maisip mo na kung sila... Kaya na mas malaki ang problema nila at mas masakit ang nangyari sa kanila na kaya nila, paano pa ako? Parang nabigyan ka ng lakas ng loob, ano? Oy, Mr. Rakatero, napanood mo na? Ito, idol, sakto pinapanood ko ngayon. Oh. Grabe naman pala yung nangyari sa kanya. Ito, may kasalanan talaga dito yung ano eh, yung kuryente sa Oriental Mindoro. Charot lang. Hindi, talagang brownout dyan sa atin. So, ayun, idol, napanood ko. Dalawang beses ko na pinanood para at least maintindihan ko. So, tama yung lahat ng pinagsasabi niya dito, no?
And then maganda talagang kung saano the show must go on pa din. Kasi sabi niya nga dito sa interview, kinabukasan na kung saan pumutok yung issue niya, meron pa siyang parang guesting, kumbaga, doon sa mga lugar ng mga bata na namulestya. Parang napakaganda nung message na napunta sa kanya, na kung saan huwag mong dibdibin yung mga nangyari sa'yo, kasi meron pang mas malaking problema na inaharap yung mga kabataan na to kumpara dun sa nangyari sa'yo. But then again, dun sa mga kababayan nating Oriental Mindoro dyan, yung mga mabilis na ng husga kay Kamangyan, sana naman kababayan natin yung tao, hindi natin basta-basta inusgan. Kasi unala sa lahat, sabi ko nga sa inyo, nakikita nyo naman na nagbablog yung tao, hindi naman ganun, halos balot na balot nga yung katawan, tapos ganun nyo kaagad inusgan. So ayun lang, idol, napanood ko yung video. So, salute kay Kamangyan kasi napakaganda ng mga sinabi niya doon. And then, syempre, doon sa mga walang sawang sumusuporta sa kanya, hands up po ako sa inyo, si Mr. Rakitero, sa buong Team Rakitero. Mabuhay po kayo lahat. So, ayun, sana mapanood mo to, idol. Proud kami sa iyo na nalagpasan mo yung problema mo yan. Let's go!